Hello! Isa na namang mapagpalang araw, mga kahenyo. Naway pagpalain kayo ng Diyos at gabayan sa ating pang-araw-araw na gawain. Pagsinghot, pagbahing, at pagiging matamlay, ang lagnat, ubo o sakit ng tiyan ay napakahasil sa buhay. Kaya sa video ito ay ibabahagi ko ang isang mabisa at subok ng orasyon kontra lagnat, ubo, sipon at kahit sa sakit ng tiyan. Gusto nyo bang malaman? Well, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo ang ganitong klaseng video kung saan makakapulot ka ng kakaibang kaalaman patungkol sa relihiyon, kasaysayan, paniniwala, tradisyon at kultura, ay mag-subscribe na at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa mga kakaibang videos na ina-upload ko. Ayon sa huling pag-aaral ng mga eksperto, palala raw ng palala ang kondisyon ng hangin dahil sa mga polusyon sanhi ng kapabayaan ng tao. Ngayong nagpapagubago ang panahon, maraming nagkakasakit, bata man o matanda, lahat pwedeng tamaan ng sakit, lalo na sa lagnat. Kaya dapat meron tayong mga pangontra sa mga ganitong klaseng sakit. Maraming pamamaraan ng panggagamot. Bukod sa mga gamot na binibili, ay isa na dito ang orasyon sa panggagamot. Paalala lang po, para sa mga baguhan at kakasimula pa lamang sa pag-aaral patungkol sa mga orasyon o karunungang lihim, ay dapat magdebosyon muna ng 49 days ng walang patlang para sa mga lalaki at 48 days naman po para sa mga babae. Gawin ito ng walang patlang para kayo ay makapagpagana ng anumang orasyon. Dapat buong puso ang pagbibigkas sa orasyong ito para lubos mo itong mapagana. Ito po ang paraan ng paggamit sa panggagamot sa orasyong ito. Una ay magdasal muna ng isang ama namin. Pagkatapos, ibulong ang orasyon sa inuming tubig at ipainom sa taong may sakit. Rex secum, matidrim, adiosalim, nitraikat, usarim, adyahat, minostem. Ito po ang susi, masiratim. Maari din itong isulat sa papel at itapal sa bahagi ng may karamdaman. Tandaan po na kapag kayo ay nagsusulat ng orasyon sa papel o hustiya, ay dapat big letters po lahat at tama ang pagkasunod-sunod upang magkabisa at mapaandar mo ito. Mga pamilin, ang mga kaalaman at mga orasyon na aking ibinabahagi sa channel na ito ay lubos na mabisa at subok na. Ingatan po ninyo ito at huwag gagamitin sa masama o walang kabuluhang bagay sapagkat malaki ang magiging balik nitong karma at kabalasan sa buhay ninyo sa oras na ginamit nyo ito sa kasamaan. At dyan nagtatapos ang orasyon sa panggagamot. Tandaan, ang kalusugan ay ating kayamanan, kaya dapat natin itong pahalagahan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Sana'y marami kayong kaalaman na natutunan. I-share niyo na rin ito sa iba. Hanggang sa muli, mga kahenyo.